guys, welcome to my channel. Please hit the subscribe button and the notification bell for you to be notified when I have a new video. So for today's vlog, ang gagawin natin ngayon is portrait of second lead actor sa The True Beauty na rom-com series na si Hwang in Yeop as Han Seo Joon. Then I will explain the materials that I use as an artist sa paggawa ng portrait. So first is yung paper. Ang paper na gagamitin ko is yung Fabriano watercolor paper. Pero pwede ka din gumamit ng vellum paper kung wala kang watercolor paper or other papers, pwede ding vellum. Pero ngayon is watercolor paper para mas texturize yung magagawa nating portrait. Next is yung pinakamahalaga sa paggawa ng portrait is yung mga pencils. So, itong mga graphite pencils is may iba't iba siyang number or yung kanyang sizes or yung kanyang pinaka kung gaano siya kaitim kapag in-apply mo siya. Ang lagi kong ginagamit is 8B na color black and 8B na color blue, and the other is HB, 3B, 6B, and 2B. Then, erasers, normal erasers, and yung erasers na nasa pencil para mas malagyan ko ng highlights yung mga maliliit na detalye, and needed eraser din. Tapos ang isa pa is pen, unipin para sa mga darker part, and yung pang highlights ko din is yung Sino or Signo pen na para sa mga highlights din. And yung pang blend ko, gumagamit ako ng makeup brushes and cotton. Okay. Ayun, so simulan na natin. As you can see, prepared na yung sketch natin para hindi na consuming time kahit sa timelapse. Nag-start lagi ako sa eye part, and lagi kong ginagamit pang outline sa darker parts is yung 8B na color black para mas dark talaga siya tingnan. And after that, yung mga detalye sa reference, tinitichine-check ko talaga siya para makita ko kung saan yung shadow or saan yung light or darker part. Ang inauna ko is yung HB. Pag na-diagonal render ko na siya or na-diagonal na apply, is aanuhin ko siya ng brushes para mag-blend siya. Ganun lang, same process lang din kapag natapos mo yun sa eyes, then pababa talaga yung akong ginagawa. Sa nose naman, yun din, titignan mo lang yung contention yung darker part and apply mo lang yung 8B na color black or 8B para mas darker yung mga black. And huwag yung lagyan yung mga highlights part or yung may mga puti, color puti dun sa reference. Mapapansin nyo naman yun kapag color puti yung reference, huwag nyo masyadong darkan para hindi mahirap yung magiging resulta. Then, pati yung mga parts na may highlights, mas mapapadali kayo na hindi na kailangan burahin pa. So, ganun lang yung process. Apply ng graphite pencil and observe nyo lang lagi yung reference nyo. Yan. Then, pag natapos mo yung lips, ayun, magpunta muna tayo sa skin tone. Pag sa skin tone naman, yun nga, HB, then 2B, then 3B, then brush mo siya ng brush para mag-blend siya. Para hindi rough tingnan, brush lang siya after ng HB, then papatungan mo uli siya ng 2B, na which is iba naman dapat yung stroke niya para hindi magkaroon ng mark doon sa skin tone or doon sa pinaka drawing nyo. Ganun lang. Then ears, and lalagyan lang natin mamaya ng detalye yung iba pang part. Yan. After na medyo ayos na yung mukha, simulan na nalagyan ng strand yung buhok. Ako kasi pag nagbubuhok talaga, by strand ang ginagawa ko. Pero yun sa iba kasi, ang ginagawa nila is, halimbawa lalagyan nila ng powder yung pinakabuhok, then saka sila maglalagay ng mga strand or puburahin na lang nila yun, yung mga highlight part, para mas madali. Mas nasanay ako na ganun eh. Then eraser lang lagi kapag sa mga highlight part para, or dun sa mga puting part para mas madali na. Ang lagi kong hinuhuling part is yung sa damit. Medyo tricky pa nga sa akin kapag sa damit talaga.
Ito nga, medyo madali pa lang yung damit dito. Pero kapag may mga detalye yung damit, nasira talaga ako dun. Hindi talaga ako ganun pang kahusay, pero I try my best naman lagi kapag gumagawa. Tapos, patience lang lagi talaga kapag gagawa ka ng portrait kasi hindi naman kailangan minamadali. Ayan. Patong ka lang lagi ng patong ng graphite pencil. And also, gumamit nga din pala ako ng charcoal powder para mas smooth. Kasi mas smooth talaga siya at mas contact yung charcoal powder kaysa sa graphite pencil. Natuto ko mag-portrait siguro noong mga grade 11 ako. Pero nagdo-drawing-drawing na din ako pero hindi portrait. Mas more on poster making, yun lagi doon lagi sinasali nung elementary. And nag-pursue ako na matuto kasi para mas kumita. Ngayon, nag-a-accept ako ng commission na which is nakakatulong naman sa studies ko. Maganda din na matuto kayo. Yung mapapansin nyo, hindi lang siya medyo aninaw yung mga line, pero hindi siya ganun ka-grid kasi. Parang ano lang siya, guidelines pag sa sketch. Kasi pwede ding gumamit ka ng grid para super accurate yung magiging portrait mo. Pero nasanay na kasi ako ng konting line na lang. Yung basics line, ayan, para mas madaling makuha kung saan part ba yung mata, yung ilong, or yung lips. Yan, patapos yung portrait natin. Sa hair na tayo. Laging inuhuli ko yung hair kasi kapag inuna mo kasi siya, sa palagay ko, sa tingin ko para sa akin lang, nagkakadumi agad yung ibang part. Kaya dapat laging huli yung hair para sa akin. Yung mga highlighted part, hindi ko din nilalagyan para mas madali. Erase ko na lang kapag nalagyan ko yung ibang part na may highlight din sa reference. So yun dun naman sa background, yun, charcoal powder ginagamit ko. Then, apply ko lang siya ng apply, then saka ko burahin. Yun lang naman, hindi ganun madaling mag-portrait pero masaya siya. Consuming time siya pero kapag natapos mo na, super nakakatuwa na nakagawa ka ng isang portrait. So, yan yung final product and I hope you like it. Hindi pa ako ganun kagaling pero I try my best. So, natapos na natin yung portrait. So, ito yung kinalabasan niya. And around 4 hours ko siyang ginawa. And yung process, makikita niyo naman doon sa pinaka-video at may explanation ako doon na kaunti. Disclaimer lang, hindi po ako professional artist and ano lang po ako, tinuruan ko lang po yung sarili ko para matuto mag-drawing. And lagi lang po ako nag-o-observe para sa mga gawa ng iba and nanonood din po ako para mas matuto pa. And kung may mali man ako nasabi or other things na hindi related or hindi kagaya sa ginagawa nyo, and wala po tayong magagawa. But I am an artist in my own style. You have your style and you put your efforts and love sa ginagawa mo. Embrace it lang. So, para tapusin ang video na to, and I hope you will share this video to your friend and subscribe din po. And you can also follow me sa mga social media accounts ko po para mas maging updated po kayo. Makita niyo po yung mga iba kong artworks and nag-accept din po ako ng commission. So, thank you and see you sa next vlog ko.